Sa loob ng isang buwan, aabot na sa halos 5,800 ang naiulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. Balikan natin ang ilang tagpo sa isa sa pinakamalalang trahedyang naging sentro ng atensyon ng mundo ngayong taon. Ang Merita Barita atin ni Cedric Castillo. Ulitin ko po, seryosong peligro ito. Ito ang babala mismo ni Pangulong Noynoy Aquino noong November 7. Nakataas na noon ang signal number 4 sa maraming lugar sa Eastern Visayas dahil sa Bagyong Yolanda. Kinabukasan, naglandfall ang bagyo sa Eastern Samar. Ramdam ang pagsik ni Yolanda lalo na sa Leyte. Halos mabuwal ang lahat ng mga puno pati mga bahay. Pero ang talagang bumerwisyo sa mga ari-arian at kumitil sa buhay ng libo-libo ang storm surge o pagragasa ng mga dambuhalang alon mula sa dagat dahil sa napakalakas na hangin dala ng bagyo. Buong araw ng November 8, 6 beses tumama ang bagyo sa lupa. Paglabas ng bagyo noong November 9, heto na ang nasilayan ng mundo. Wasak-wasak na mga bahay, mga kalsadang napuno ng kalat mula sa mga napinsalang gusali at iba pang ari-arian at mga nagkalat na bangkay. Sa Estansya Iloilo, kumalat pa sa dalampasigan ang langis mula sa sumadsad na power barge ng Napocor na hindi pa rin tapos linisin hanggang ngayon. Kasunod ng lahat ng ito, ang kanya-kanyang paraan ng mga survivor para patuloy na mabuhay. Idineklara ng gobyerno ang State of National Calamity, pero marami nagreklamo noon dahil sa mabagal umanong pagtugon at pagtulong sa mga nasalanta. Naging talamak ang looting lalo na sa Tacloban. Habang ang iba, lumikas na sa Metro Manila at karating probinsya. Nalaman ng buong mundo ang sitwasyon sa ating bansa sa pamamagitan ng media. Isang buwan matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda, pahirapan pa rin ang sitwasyon ng mga nasalanta, pero pilit nilang ibinabalik sa normal ang kanilang mga buhay. Nagbukas na nga ang klase sa ilang lugar. Ang mga bata, unti-unti nang bumabalik ang sigla sa tulong ng mga volunteer. Patuloy rin ang relief operations ng gobyerno, ibang bansa at mga grupo. Ayon sa DSWD, baka abutin pa ito ng hanggang Hunyo sa susunod na taon. Binibilisan naman daw ng DPWH ang pagtatayo ng bunkhouses para sa mga nawala ng bahay. Wala ring patid ang paghahanap sa halos 1,700 at 80 pang nawawala. Habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng karamihan sa halos 5,800 naiulat na patay. Cedric Castillo, GMA News.